Narito po. Hindi lahat tinatawag sa sakramento ng kasal, subalit ang lahat tinatawag para magmahal. Sabi nila, hindi daw madali magpari. Maraming kailangang isakripisyo. Maraming kailangang iwan. Pero ako, hindi ko sila iniwan. Bagkus, isinama ko sila sa aking paglalakbay. Sa totoo lang, sila ang inspirasyon ko kung bakit ako umabot sa puntong ito. Hindi ako naging mabuting bata na makikita mo ng senyales ng pagpapari. Pilyo akong bata, madalas nadadapa, madalas nasusugatan. Pero ang di ko makakalimutan ay ang payo ni Itay. Tandaan mo, dahil sa sugat na yan, makakatulong kang sa iba. Marami akong pangarap sa buhay. Magkaroon ng sariling bahay, sariling pamilya, at matulungan yung mga kagaya naming may hirap at wala sa listahan ko ang salitang pagpapari. Hindi rin naman kasi ako gaanong pumupunta sa simbahan. Madalas nga pinipilit pa ako ng magulang ko makapasok lang sa simbahan. Pero nagbago ang lahat. High school ako noon nang nakahanap ako ng katapat sa klase namin. Ako si Ezekiel Barsosa mula sa Immaculate Conception High School. Bago namin kaklase, gusto daw niya magpari kaya mula noon, pare ko eh, na ang tinatawag namin sa kanya. Mabuting bata tong si Kiel, lalo na kung ikukumpara sa akin. Madalas kaming magtalo nito sa klase. Siyempre ako ang panalo. Hawak ko ang majority ng klase eh. Sa mukhang tamang argumento at audience impact ako bumabawi. Ang mali pag sinang-ayunan na nakararami, nagmumukhang tama, pero mali pa rin naman talaga. Pero alam ko naman at alam naman ng lahat na mali ako. Pinagtitripan lang talaga namin siya. Isang araw, dumating sa akin ang isang balita na ikinabagsak ng kalooban ko. Noong mga oras na ito, hindi ko na alam kung paano pa ako muling makababangon. Ang mga sugat na naghilom ay muling nabuksan. Ang mga peklat na natuyo ay muling naging sariwa. Isang dagok sa buhay ko ang pagkawala ni nanay. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang isipin na mababaw lang to at sugat lamang to na naghihilom. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Di ko na maibabalik ang kahapon. Naging matalik na kaibigan ko si Kiel. Para sa akin, ang tunay na kaibigan ay ang nakakakita ng sakit sa iyong mga mata habang ang lahat ay nakatingin sa ngiti na iyong pinapakita. Bagamat laging magkataliwas ang aming opinyon sa mga bagay-bagay, nagkaroon kami ng isang pinagkasunduan. Hindi sa loob ng klase kung saan mas pinapairal ang rason, kundi sa labas ng silid-aralan kung saan nangingibabaw ang kalooban. Hanggang sa mapakinggan namin ang kwento ng bawat isa, ang sugat na kahit ang panahon ay hirap paghilumin. Dahil sa mga halimbawa ng kabutihang pinapakita niya, nahikayat niya akong gumawa ng tama, tumulong sa iba, at pumunta sa simbahan. Mula noon, napalapit ako sa simbahan. Hindi ako naging miyembro ng kahit anong organisasyon, subalit bukas ang aking sarili para tulungan kung sino mang ang lalapit sa akin. Siya, gusto niyang maging pari. Ako, gusto kong maging abogado. Parehas namang may pinaninindigang katotohanan, pero mas mabigat yung gusto niya kasi yung katotohanan na mismo yung sinusundan niya. Tinuruan pa nga niya akong umusal ng dasal. Alam mo pre, sabi sa akin ng idol kong pari, isang makapangyarihang dasal daw yung
sabihin mo, Panginoon, naway ang gustuhan niyo ang masunod. Subalit, dahil magkatulad kami ng pinagmulan, mahirap para sa aming maabot ang mga ito. Pero siya, hindi sumuko. Pre, subukan kaya natin mag-exam sa seminaryo. Ayoko, hindi ako para dun. Dali lang yun. Ayoko nga. Gusto naman. Hindi, samahan mo na lang ako. Ayoko pa rin. Kasi, mag-exam ko na rin para di ka mainit. Sinamahan ko siya. Matapos ang ilang buwan, panibagong pagsubok na naman ang aking kinaharap. Bakit ako? Bakit ako ang nakapasad, hindi siya? Mas karapat-dapat siya kasi sa akin. Bakit ako pa? Pag-uwi ko sa bahay, binanggit ko ang mga ito kay Itay. Anong nararamdaman? Libak po ng puso ko, Tay. Sabihin niya. Ayan ang dahilan. Marami akong pagkakamaling nagawa. Kung titingnang maigi, sasabing hindi talaga ako karapat-dapat sa pagpapari. Madalas rin akong madapa at masugatan. Subalit baon-baon ko ang payo ni Itay. Kasabay ng pagbabago ng mundo at paghilong ng mga sugat ko na iba ang sinisigaw ng puso ko. Ang dating pananaw ko na makamundo napunta sa paglilingkod sa bayan at tao. Hindi ko hinahayaang mabago ng realidad ang pangarap ko, kundi binago ng pangarap ko ang realidad kung sino ako. Tunay ngang hindi binabago ng panalangin ang Diyos, bagkus ang binabago nito ang taong nananalangin. Sa aking patuloy na pag-aaral, mas nabigyang kahulugan ang buhay ko. Tunay ngang sa kabila ng pagbabago ng mundo, mayroong nananatili ang Diyos. Ang Diyos na sanhi ng lahat ng pagbabago at dahilan ng aking pagbabago. Pinakita ng Diyos na may kakayahan akong magbago. May potensyal na makita ko ang totoo. Sa huli, napatunayan ko na hindi mahalaga kung maraming beses man ako magkamali, manapat, masugatan. Ang mga bakas na ito ay patunay na sa kabila ng mga sakit at pagdurusa. Nanatili akong matatag, natuto akong bumangon at maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Ang markang ito ang saksi sa lahat ng saya at hirap na aking naranasan. Ang markang ito ang nag-ugnay sa akin at sa Diyos. Ngayon, ang sugat na ito ang sumisimbolo sa pagmamahal ng Diyos na ipinabahagi ko sa ngalan ni Kristo sa matatapang na taong tulad niya na handang magsakripisyo, masugatan at pasanin ang krus para sa ibang tao, sa simbahan at higit sa lahat sa Diyos. Ako si Bishop Teodoro Asyong Aguinaldo, hindi tinawag para ikasal, pero tinawag para ibahagi ang pagmamahal ng Diyos.